ticking time bomb o parang bombang inaantay na lang sumabog. Yan ang pinangangambahang mangyari sa loob ng siksika nating mga kulungan sakaling may tamaan doon ng COVID-19. Nagsimula na nga bang mangyari yan? Siyam na detainee kasi ang positibo sa COVID-19 sa Quezon City Jail, gayon din ang siyam ding mga tauhan ng BJMP o ng Bureau of Jail Management and Penology. Yan ang tinutukan live ni Salima Refran. Salima! Jessica, siyam na persons deprived of liberty o PDL ang nagkaroon ng COVID-19 dito sa Quezon City Jail. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, sila yung mga naging close contact noong isang nasawing PDL na hinihinalang may COVID-19. Siyam na BJMP personnel rin ang nagpositibo sa virus. Noon pa man, matindi na ang siksika sa Quezon City Jail. Halos 4,000 detainees na dinidinig pa ang mga kaso, pinagsisiksikan sa bilangguang dapat ay para lamang sa 800. Kaya malabangungot ngayon ang kinakaharap ng kulungan matapos magpositibo sa COVID-19 ang siyam nilang detainee. Ilan sa kanila, asymptomatic o walang pinakitang sintomas. Sa City Jail, alam naman natin ang ratio ng space versus the number of inmates doon sa City Jail. So talaga sila yung na-identify na close contact naman. By the time nang na-swab natin sila, some of them are already asymptomatic. Ayon sa BJMP, March 11, pinagbawalan na ang dalaw. March 20, nag-jail lockdown. March 21, hindi na pumasok ang isang BJMP paralegal officer na naka-assign sa Quezon City Jail na kalaunay nagpositibo sa virus. March 25, nang isugod pero dineklarang dead on arrival sa Quezon City General Hospital ang isang detainee na 47 taong gulang. Nagre-reklamo siya noon ng hirap sa paghinga, bagamat nakita rin may sakit siya sa puso at may hypertension. Hinina siya na test para sa COVID-19 at nakremate na noong April 1, na una nating binalita dito sa 24 oras. Batay sa kanyang death certificate, possible COVID-19 infection ang isa sa iba pang kondisyon sa kanyang pagkasawi. Dahil dito, itinuring siyang DUI o death under investigation ng City Health Office. Ang kanyang mga nakasalamuha agad inilipat sa jail quarantine facility sa Barangay Payatas noong unang linggo pa lang ng Abril. Aside from intensified contact tracing sa Quezon City Jail, we'll also be doing random sampling. Ibig sabihin, kahit wala silang mga sintomas, doon sa mga selda, kukuha tayo ng mga PDL para i-check din natin at malaman yung real situation nila sa loob. 24 pang detainee ang dinala sa quarantine facility kahapon at isinailalim sa COVID-19 testing. Mas pinaigting naman ang monitoring at health check sa loob ng bilangguan. Maya't maya ang ikot ng BJMP medical team at mayroong ding one-on-one check-ups. Lahat ng detainee naka-face mask. Inilipat na rin sa isolation at quarantine facility ang mga high-risk detainee o yung mga may edad na at may iba pang mga karamdaman. Lahat ng ito para maiwasan ang pagkalat ng virus. Based on international studies, sabi nila ang word na ginamit, it will spread like wildfire. Ang setup nila doon, isolated each cell yung mga PDL nila, mga inmate. Dito sa atin, magkakahalubilo. 40 BJMP personnel ang tinest din. Siyam ang kumpirmadong may COVID-19. Karamihan, administrative ang trabaho at limitado ang contact sa mga PDL. Mild lamang ang mga sintomas nila at naka-home quarantine sa ngayon. Ang BJMP, mag-intensify pa rin kami, no? Intensification ng contact tracing. Tingnan natin kung ano yung mga nakasama nito, kung sino yung mga nakasama nila para malaman natin kung sino yung mga dapat nating matutukan. Pagtitiyak naman ng DILG sa mga pamilya ng mga detainees sa Quezon City Jail is that we are doing the strategy, the national strategy on COVID-19, which is to detect, isolate, treat, and reintegrate. Kanina, nagsagawa na rin ng disinfection sa Quezon City Jail. Jessica, hinihikayat nga ngayon ng DILG ang mga LGU na isama na rin sa kanilang COVID-19 testing
ang mga PDL sa kani-kanilang mga jail facilities. Yan ang latest mula nga dito sa Quezon City. Jessica. Sana maagapan yan. Maraming salamat at ingat ka sa lima refrain.